Rolling. So yun, what is up everyone? Welcome back to my channel. Mas iba ako ha? Mas iba ka? Anyway, malialam naman natin lahat na nag-sale ngayon si Shopee at Lazada. Ngayon nagkaroon ng 9-9 sale. Siyempre lahat tayo alam yan. Sa Facebook, may ads. Sa YouTube, may ads. Sa mismo shop nila, may ads. Doon na si Jose Marichan. Alam mo yun, sa website niya ng Shopee, lumalabas ng ganda si Jose Marichan. So ako, may sinabi ako before sa video ko doon sa Beachu My Cat. May sinabi ako about doon sa Chi Lapel. Eh. Sana hindi nyo na naaalala. Alam mo kasi minsan sa mga Shopee na yan, tsaka mga Lazada na yan, eh, minsan hindi naman legit yung product nila. Eh. Tapos parang ikaw, masubukan nga yan, Chong. Parang ayos pa rin yan. Pero yung kadalasan yun, scam. Pero, bumili ako! Pusit na yan. Bale, nabili ko siya, 88 pesos na lang yata, kaya ako binili. By the way, alam niya naman siguro kung bakit ako nakasombrero. Kasi napahabaan ng buhok. Panalo na yata ako. Hindi ba lang kaya style yun? Huwag na kaya ako mag-sombrero. Okay ba? Bagay ba sa akin ito? Gusto niyo i-comment kung bagay ito sa akin o hindi. Hindi ko alam eh. So yun. Napabili talaga ako. So ang gagawin natin today, i-review natin ito. Hiwagang lapel. Actually, na-try ko na siya. Tinry ko lang gumagana para pwede kong i-confirm yung order. Pero, hindi ko pa siya na kakalkal. So, tignan niya natin. So, nung binili ko siya, nung dumating siya, nasa ano lang siya, nasa maliit na ziplock bag. Parang ganyan lang yata. Hindi mo pag binili mo sa magdadamo mo, hindi pong 300 pesos lang. Meron siyang windscreen pala nakasama. So, titignan natin kung effective nga talaga yung windscreen na to mamaya. So, kung naaalala nyo sa Beachu Mike Hat video, live Mike. Ha? Sino si Mike? Pero yun, yung sa video natin sa life hack or Mike Hack, may mga steps tayong tinignan eh. Kumbaga, hindi lang basta quality eh. Hindi lang basta nag-concentrate tayo sa quality. So, nag-test ako ng indoor, nag-test ako ng outdoor, nag-test din ako ng banyo. Ngayon, ang napansin ko sa video na yun, parang almost the same lang yung quality ng indoor tsaka outdoor kasi tahimik sa amin. So medyo walang kwenta. Medyo walang kwenta yung test natin outdoor. Alam mo yun, pandemic, under quarantine tayo, wala masyado mga sasakyan sa labas, so wala kang maririnig talaga sasakyan na dumadaan. So hindi natin fully matest. So magsistick tayo sa two tests ngayon. So, indoor, tsaka banyo. But wait, there's more! Meron tayo isang secret test na kailangan nyo makita para, as in, malaman nyo yung full-on quality ng ating lapel. So anyway, alam mo, haba-haba ng intro ko eh. Lagi mahaba yung intro ko, so pasensya na. Mag-test na tayo. Yun, eto ang ating indoor test. Pasensya na kung nag-iPhone na lang ako. Kasi tinatamad talaga ako. Sobrang tinatamad akong mag-edit pa. At may trabaho pa ako mamaya eh. So please, ina, panoorin nyo to. Pinaghihirapan ko to. Tagal-tagal kong ine-edit to. So by the way, yan pala yung mga halaman natin. Ito, bagong dilig to. Yeah, bagong dilig yan. So, yun lang. Yun lang naman. Yon, test 1 2 3. By the way, nilagay ko pala siya na medyo mas ayan na nasa gitna. Nilagay ko pala siya diyan kasi napansin ko parang masyadong mainit yung signal niya. Mamaya explain ko na lang sa inyo kung bakit masyadong mainit yung signal or kung ano ibig sabihin ng masyadong mainit yung signal. Pero yon,
masyado mainit yung signal niya. And eh, okay, cheek kasi, mumurahin na mic, yan magagawa natin, di ba? Tingnan nga natin si Bebe. Okay ka po ba dyan? So sabi ko kanina, meron tayong hidden secret test, di ba? Sara muna natin to. Umiinit, model light ang gamit natin eh. Hindi pwedeng gamitin ng matagal. Ah, yes. So, meron tayong secret test, di ba? So, ito ang secret test natin. Ayan, naririnig niyo pa ba ako? Naririnig niyo pa ba ako? Katapat ko yung electric pan, ha? Naririnig niyo pa ba ako? Ay, hindi ako sure, pero malalaman natin yan. Anyway, tuloy tayo sa banyo test natin. So, papasok tayo ngayon sa banyo. Ayan, banyo. Although medyo patay yung banyo namin. Kailangan mas reverby pa na lugar eh. Pero ito feeling ko makakukuha niya. Mag-ano tayo? Mirror selfie. What's up? So ayan, ayan ang ano natin. May deodorant pa oh. So ayan ang ano natin. Microphone. Hindi ko talaga sure kung okay siya. So yun lang. Balik na tayo sa ano, sa studio. Bye-bye. So yun, pinakinggan ko yung tests natin sa ano, sa phone kasi nga tinamad na ako, so nag-phone na lang tayo kanina. And honestly, alam ko sinabi ko scam siya. Pero malay ko ba? Pero yun nga lang. Yun nga lang. Kaya nga ng ano. Teka. Papakita ko na lang sa inyo. Ang napansin ko sa kanya, masyadong mainit yung signal niya. Ito, magbubukas ako ng voice memo. I-zoom in natin. Sup? So, gano'n ba kalayo dapat? Yun. Yan. So, ayan o. Kung makikita niyo yung signal niya, sobrang compressed na parang square na siya. Yun. So, hindi mo siya... yun. So, hindi mo siya actually magagamit ng malapitan. Kailangan medyo may distance para hindi siya overcompressed. Alam mo, okay sana kung nilagyan nila ng gain to eh. I mean, gain knob. Okay sana siya kung meron siyang gain feature. Pero since wala siyang gain feature, ang tendency, overcompressed yung signals mo. Basta mainit yung tulog. Ang term kasi pag overcompress or nagdi-distort na, or pag masyado mataas yung gain mo, ang tawag doon, mainit or hot. Yung signal mo, mainit or hot. Ibig sabihin ba doon pag bababa, cold kagad or icy? Hindi ko alam. Actually, hindi ko alam eh kasi wala pa akong term na as in masyadong malamig naman yung signal mo. Usually, ano lang talaga, hot pag nadi-distort yung signal. Pero yun, so pag may engineer ka na sinabi, oh, masyadong mainit yung signal mo, yun ang ibig sabihin nun. Distorted ka, masyadong mataas yung gain mo, yun. Basta yun. Ano pa ba? Unlike yung ibang microphones, may mga lapel kasi na omnidirectional. So ito, obviously, very cardioid check. So ganun pa rin, alam niyo naman yung cardioid, yung BM 800 natin, cardioid, ito, cardioid. Overall, usable siya. Pero mag-ingat kayo sa mainit na signal. So medyo distance lang ng konti pag i-clip mo. So yun lang ang video natin for this week. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Mabilisan as usual. May ilaw dito. By the way, ito palang LED na to. Kung nakikita niyo yung purple na. Hindi design niya. Tawag dyan grow light kasi drama queen tong halaman namin na to eh. Nasa kwarto to before ito. Kaya nandito siya ngayon kasi nasa kwarto siya before. Tapos, as in nagbabrown yung tips niya. Kung nakikita nyo nga, nagbabrown pa yung tips eh. By the way, kung napapansin nyo nga, medyo dumadami yung halaman ko. Kung gusto nyo makita ng plant vlog, abangan nyo sa channel ni Madam Junessa Rendon. I'll leave a link down.
in the description box. Magre-release kami ng plant vlog, promise. Medyo wala lang kaming time. Ako, actually, kaya hindi rin ako nakarekta or hindi ako naka-BM800 ngayon kasi nagre-render ako. Nagre-render pa ako. Tapos nag-upload din. Uy! Tapos na yung upload ng isa ko. So, yun lang ang video natin for this week. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, mabilisan. Please, like, share, subscribe, please. Parang awa nyo na. Magto 200 na tayo, konti na lang. Magto 200 na. Or ewan ko, baka 200 na ngayon. Hindi ako sure. Malalaman natin yan sa Saturday. Pero yun, paabutin nyo na akong 200. Sige na. Mga juicy. So, yun. And as usual, hindi ko na kung paano mawala. So, 5, 4, 3, 2, 1. Scam. Na-scam ako. Kakatapos ko lang mag-edit. Sobrang tae nung mic. As in, kaya play ako. Wasak na wasak. Ganun. Ito. Ayan, test. 1, 2, 3. By the way, nilagay ko pala siya na medyo... Wasak! Ba't ganun? Huwag kayong bibili nito. Ha? Huwag kayong bibili nito. Walang bibili nito. Bad move do. Dapat di na ako bumili. Hindi ko alam kung paano ko siya gagawa ng paraan para magamit ko pa rin. Sayang eh. Pero huwag kayong bibili. Please. Trash! Scam!